What's up mga balobs? Gusto nyo ba ng 175cc na scooter pero medyo tight yung budget nyo? Meron ba nun? Oo, meron. Ayan o, nasa tabi mo na ang laki-laki o. Sa tabi ko? Wow! Meron nga! Wow! Ito na ang RFI 175 ni Rusi na may 175cc, single cylinder, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, air-cooled, fuel injected na may side-stand stop sensor at may GY6 CVT transmission, LED headlight and tail, telescopic suspension na may 9.5 fuel capacity, 130-70-13 tire sa likod, 110-70-30 naman sa harap, and both Timson tires. Seat height is 760mm na may 134kg. Ang astig pa sa motor na to ay may kickstart na kahit low battery na ay pwede mo pa din paandarin. Tapos Euro 4 compliant na din, goods na goods yun mga balugs. So ito na mga balugs. Subukan na natin ang RFI 175. Okay yung ano nya, kung stock lang to, yung bar end nya. Ayos no. Meron siyang cellphone holder. Matibay to ah. And una kong nagustuhan dito, etong upuan nya. Napaka unique, very stylish. At saka yung stitches nya rito, bagay na bagay sa kulay. So let's go. So yan, almost same siya ni Maxinski. Lapat din yung paa ko. Halos parehas lang yata yung height nila. Ayan, hindi ko masyado makita yung diferensya, pero almost the same. Ang ganda ng dash mga balugs. Combination siya ng analog and digital. So nandiyan yung orasan niya. Yung trip, eto, may mga buttons dito. Yan yata yung buttons para palitan yan. So huwag na natin galawin yan. 4,600 pa lang tinatakbo niya. Meron siyang temperature indicator, fuel indicator sa gilid, tapos battery indicator. Okay ah, ayos no, may battery indicator. Tapos RPM, and then bukod sa digital speedometer, meron din siyang analog speedometer. Okay, signal light. So pag nag-signal siya, yung indicator niya ay left and right na. So magkasama na. And then yan, headlight, high beam. So yan, may automatic headlight on naman to.
So yan, low and high. At meron siyang hazard. Yan. Okay. And then meron siyang kill switch. Okay ah. Kadalasan nakikita ko to sa mga big bikes eh. Okay yung ano niya. Ignition off. Tapos check natin kung may sensor yung side stand. Okay. Meron siyang safety feature sa side stand. Goods na goods yun. Tapos pag start mo siya, kailangan mo rin i-press yung brakes para umandar. For safety purposes. Okay na okay din yan. And may bulsa siya rito. Hindi naman kalakihan. Kung may something kayo na pwede ilagay rito, pwede naman. Tapos yan, meron siyang single USB port for charging. Ayos. Tapos meron siyang hook dyan para malock to, hindi siya mabasa. Okay ah, very unique. And dyan, ignition off natin. Seat and fuel. Yan, fuel, seat. Press nyo lang siya. And then push, paglalock. And the remote. So yung remote niya mga balubs. So ito yung remote niya mga balugs. Ang cute, di ba? So yan. Napaka-astig. Gaya ng iba, so pag lumayo ka sa motor, hindi mo papaandar siya. Dali na natin siya dyan para safe. Then pag na-reach na yung distance ng remote sa motor, pwede nyo na i-press. Okay. So may green light indicator dyan. Then engine on. So yan, angas no. Start natin. So check engine indicator. So pag umandar siya, pina-start nyo gaya ng iba, so mawawala yung indicator niya. So yan mga balugs, first ride dito kay RFI 175. So sa handling, almost same naman siya nung motor natin, si Maxinski. Tapos suspension, check natin yung suspension niya dito. Okay naman yung suspension niya, hindi naman siya ganun katigas. Hindi rin naman siya ganun kalambot. Dito. Okay, okay yung suspension niya mga balugs. Tapos yung handling, hindi naman din ganun kabigat yung handling. Medyo ewan ko, parang medyo naninibago lang ako eh. May something dun sa manibela eh. Pero okay naman siya. Check natin yung power naman dito mamaya sa open space. Astig yung ano, yung panel nito mga balugs. Yun oh, combination siya ng analog and digital. Digital yung speedometer natin. Tapos meron ding analog. Tapos RPM sa kanan. Astig eh, no? Eto, hindi ko lang alam kung may mga mode ba to. Hindi ko pa na explore, pero tanong natin mamaya. Salamat pala kay Pops John sa pagpapasubok ng kanyang RFI. At binigyan niya tayo ng pagkakataon para ma-experience yung ride ni RFI 175. Buwan natin power. Malakas naman yung power, very responsive naman. Yung brakes lang, kailangan mo lang pigaing mabuti para ibigay niya yung full power niya.
okay naman yung brakes. Medyo may katigasan lang. Siguro nasanay lang ako kay Maxinski na medyo malambot. Pero okay naman yung brakes niya. Responsive din naman. Kailangan mo lang talaga bigyan ng power. I mean, mas pigain mo pang mabuti para mas mabigay niya yung full power niya. Ito feeling ko hindi na to stock. Aftermarket na to. Pero maganda siya, nagbumagay siya dito sa ating RFI 175. Oh. Okay yung rear view, kitang-kita naman siya. May vibration lang, wala, hindi talaga maaalis yan sa mga aftermarket. Even yung sa akin, may vibration dito. Ayan oh. Pero pag nag-accelerate ka naman, medyo nalilese naman yung vibration. Astig yung suspension niya, no? Hindi ko in-expect sa Arusi na ganito yung suspension. May power eh, oh. Grabe. Lakas din ng power nitong 175 na to. Iba lang yung tunog niya eh, no. Eh, boom, may parang may pagka bass sound siya. Ito, uphill. Malakas to. Parang ano na to eh. Parang may karga na eh. Alam mo yung feeling na meron na siyang karga. May panggilid na siya. Kasi mabilis yung respond niya eh. Final verdict natin para dito kay RFI 175 ni Rusi ay value for money para sa akin. Sulit na yon sa responsive na power, magandang suspension, and ano pa ba, actually sa power, suspension and features nito, para sa akin sulit yung 90,000 pesos, di ba? Ang gaan niya dalhin. And napaka unique nung kanyang panel. LED lahat ng ilaw. Para sa akin, goods na goods yun, mga balugs. So mga balugs, kung gusto nyo kumuha ng RFI 175 at hindi naman kayo maselan, I mean, para sa akin, no to brand wars tayo, mga balugs. Kung anong kakayahan nyo, kung anong prefer nyo na motor, nasa sa inyo yun, mga balugs. Etong Rusi 175 na RFI, definitely pasok na pasok sa budget nyo to. So alright, balik na natin to kay Pops dyan. Salamat sa experience ride dito kay RFI mo. Siguro pagka binigyan tayo ng pagkakataon pa ni Pops dyan, after 1 year or ilang months, pwede natin itong balikan para malaman natin kung naging sulit ba yung 90,000. Wala ba naging problema sa kanya sa ganong year ng paggamit niya, di ba? So ito, soli na natin kay Pops dyan. Iniintay na tayo ni Maxinski. Alright. Hello, Maxinski.
Paps, para saan itong mga buttons na to? Meron siyang hahanapin mo yung bawa na sa parking lot. Ah, okay. So ilaw lang. Okay. Eto. Ayan. Pag once na hindi siya nakaset ng sir. Pag once na hindi siya nakaset ng once na lumapit ka. Ayan yung pindutan para ma-on yun. Ah, para ma-activate. Okay, okay. So yun, Pop, panalo pala. Very responsive yung power. So mga balog, si ano nga pala, si Pops dyan. Yun, siya nagmamayari ng RFI. Salamat, salamat. Gano'n nakatagal sa itong motor na to? Magpo 4 months pa lang po. 4 months, so far, ano naman mga nag-iswan sa ano? Ayun, yung parang NMAX look niya talaga. Mm-hmm. Kasi affordable siya compared sa branded. Magkano na pala SRP nito ngayon? 92,000. Ah, tumaas siya, no? 90 siya before. Oo, alam ko nga, 90,000 siya. So, 92,000 na pala siya SRP. Kinuha mo ng cash? Leo, installment. Ilang years? 2 years lang. 2 years, magkano down? 10,000. 10,000 down payment, magkano man? 4,780. Rebated na yun, sir. Ah, okay. 4,780 for 24 months. Yes, po. Okay. Bali, syempre, meron at meron kang hindi nagustuhan dito eh. Meron ba? What? Sa ano, so far, sa 4 months na gamit mo, anong... Siguro ano, kasi galing ako sa Honda Click Vapor, sir eh. Okay. Nanibago ako sa gas consumption niya. Anong gas consumption nito? Hindi ko, wala akong estimated eh. Pero sa pakiramdam ko, mas malakas talaga sa compared kay Honda. Okay. 150cc na click, 125. Okay. Oh, ang layo, 125 to 175. Medyo ramdam mo talaga yun. Yun lang naman. Yun lang naman. Okay. Ang stop to side mirror nito ay... Dito side. Ah, yung common din naman dito sa may manibela. Okay yung ano niya, no? Yung tag dito, yung cluster niya. Digital siya na, tapos meron pang analog. Tapos, eto pala, hindi ko na ito nabuksan. Ano meron dyan? Ayun sir, ano lang yan. Hindi nawala yung susi mo. Okay. Pwede mo siyang ikapandamat pa. Ah, okay, okay. Ah, okay. Tapos... Ito, aftermarket na ito. Ah, ito. Aftermarket na ito. Sabi ko ayos, may built-in na hook pa. Ay, sa NMAX yan ito. Ano palang tawag sa kulay na to? Wala siya kanin, basta gray lang siya. Ah, so gray lang siya. Ilan ang kulay na lumabas ngayon? Meron yan ano, matte red. Matte red. Black, saka ano, matte red, matte black, matte blue. Okay. Saka yellow, na glossy. Yellow na. Gray, bali lima. Ah, so bali lima. Version 4, no? Yes, po. Ang layo na ng, ano, narating ni RFI pala, may version 4 na. Tapos ito, medyo na-curious ako, no? Ano ba to? Bali ito kasi, sir, once na ano. Siguro ano, medyo nagtipig si Rusi ngayon. Oo. Meron talaga tulog yan sa ibang bansa. Ngayon, nawala. So dito sa atin, nilabas nila sa Pilipinas, wala na. So pag pinindot mo, tutunog yan? Dapat. Oo, nandito yung speaker. Okay. Hindi talaga kaso, ngayon nagtipig si... Oo nga eh, kasi parang sabi ko, parang speaker yung design niya eh. Oo. So tinanggal na pala. So yun lang naman, Pop, salamat sa pagpapairam ng motor mo. Grabe yung power, very responsive yung power niya. Tapos yung suspension niya, para sa akin, hindi naman ganun katigas, hindi rin ganun kalambot. Kasi itong motor ko, yung stock niya, malambot talaga. Oo. Kaya, hindi ako fan ng sobrang lambot kasi masyado matalbog. Sa pinalitan ko, ang naging problema ko lang naman yung sa front, sobrang lambot din, tumutukod yung katalodo din sa taas. Pinakin ko na. So, yun lang naman, Pat. Salamat, thank you.